Don't forget to subscribe our channel, Papi Birds. Nandito naman tayo sa panibagong vlog. Lalo na dyan sa mga subscribers ko, mag-ingat kayo dyan palagi. Huwag niyo pabayaan ang inyong sarili. Tayo, tao lamang. Ingatan natin yung pangangatawa natin. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon, dami na kasing trahedya. Kaya mag-iingat tayo habang tayo naglalakad tayo sa daan. Ito mga viewers, may isisira ko sa inyo, ito ang pinakamaganda sa buhay natin. Lalo na yung mga taong mahilig mag-basketball. Lalo na yung mga taong hindi natin alam. Pag lumakad tayo, bigla tayong sumimplang, bigla na tayong nakadapa or natikal po. Itong Russian Puppy Verbs, isishare ko sa inyo, ito ang pinakamaganda, tikal po. Kapag kayo matikal po, Puppy Verbs, ito, kailangan ninyo banggitin nyo itong orasyon nito. Ito, banggitin to ninyo. Hanggat hindi pa kayo mag-orasyon, ito muna unahin yung bigkasin ninyo. Ama namin, Abang Ginoong Maria, luwalhati sumasampalataya. Ama namin, Abang Ginoong Maria, luwalhati sumasampalataya. Ama namin, Abang Ginoong Maria, luwalhati sumasampalataya. Kailangan mga papers, tatlong bisis kayo magbigkas. Ito mga papers, share ko sa inyo, ito pinakamahalaga. Ito ang pinakamahalaga na orasyon. Dahil kayo natikal po para hindi lumala ang sakit sa inyong paa, sa inyong saan banda kayo sa katawan natin, natikal po o napilayan kayo mga pibos, lalo na dyan nagpo-basketball. Ito ang unahin ninyo na orasyon. Kailangan unahin nyo nito, Ama namin, ang Baginoong Maria, sumasampalataya. Ama namin, ang Baginoong Maria, sumasampalataya. Ama namin, Aba Ginoong Maria, sumasampalataya. Kaya tatlong bisis kayo magbigkas nito. Ito, Papiverbs, naka-screen sa inyo. Ito. Pagtapos inyong bigkas niyan, na tatlong bisis, na Ama namin, Aba Ginoong Maria, sumasampalataya. Isunod nito itong orasyon, mga Papiverbs, ni PG ni Patton, doon na he-set. Release last. Milapas mi pina ijipaton dunay sit release pas milapas mi pina ijipaton na dunay sit release pas milapas. Kailangan bigkas kayo tatlong bisis. Pagkatapos nun na kayo nagano bigkas ng tatlong bisis na orasyon, ihipan ninyo tatlong bisis yung natikal po sa tao kung ano bang saan banda siya napilayan. Tatlong bisis kayo magbigkas niyan. Tatlong bisis. Pagkatapos yung tatlong bisis niyo, pag-ihip yung natikal po sa banda, sa parte sa katawan natin na napilayan kayo, pwede naman kayo uminom ng tubig, isang baso, or bigkasin ninyo itong orasyon. Pagkatapos ninyo inumin yung isang baso ng tubig, bibigkasin po ninyo yan para ang tao or ang tubig kumakalat sa ating katawan. Kaya huwag niyong baliwalaan itong orasyon na ito. Kailangan na nakakimkim kayo or nakatago sa inyong bibig ang itong orasyon ito. Ito ang pinakamalaga sa buhay natin na tayo ay safety pin sa sarili natin. Lahat naman tayo ay mapilay or natikal po. Kaya mag-iingat tayo palagi. Ay hindi natin akalain na tayo ay matikal po. Kasi tao lang tayo. Kalabaw nga apat na paa, di ba? Matikal po pa nga tao pa ba hindi mga papiwas, di ba? 'Yun ang importante sa atin. Ito, isi-share ko sa inyo itong pinakamalaga. Ayan, unahin niyo muna ang unahin nyo muna yung Ama namin, Ama Ginoong Maria, sumasampalataya. Tatong bisis kayo, magbigkas niyan. Yan, nakasulat sa libro ang orasyon. Kaya, sundin po nyo yan mga papidons. Yan ang importante sa buhay natin. Kaya huwag nyo baliwalayan ito, itong orasyon na ito. Ito ang pinakamalaga sa buhay natin. Kaya, yung mga bashers dyan, huwag kayong mag-alala.
na wala kayong kalam-alam itong mga orasyon na ibinigay, sinishare ko sa inyo. Ano lang kayo, ganyan lang kayo. Yung naniwala, good. Kasi may isang basher ko na hindi siya maniwala daw na yung mga kampun sa kadiliman, yung mga aswang. Baka siguro yung tao na yon aswang din, kasi hindi siya naniniwala. Hindi siya naniwala nga sa kulam. Baka siguro yung tao na yon mangkukulam or mambabarang or kampun sa kadiliman. Siguro yon, kasi ayaw niya maniwala. Ayaw ko bagitin yung pangalan, alam na niya yon, kasi nagbabasa sa akin bawat isang video ko. At mag-ingat kayo dyan palagi, mga pabibors, lalo na dyan ngayon sa panahon na dami mga tredya na nakabalitaan natin sa TV. Kaya mag-iingat tayo palagi. Huwag natin pabayan yung ating Panginoon. Magservisyo tayo. Hindi naman mawala sa buhay natin. Magservisyo sa ating Panginoon. Nagkasala man tayo noon, magbagong buhay na tayo ngayon. Dahil tayo tao lamang. Alam sa Panginoon ano ang gagawin natin. Kaya binigyan tayo ng buhay ng walang hanggan. Pag wala ang buhay ng walang hanggan, pag hindi mo ingatan, ikaw nang bahala sa buhay mo. Kaya ingatan natin, servisyo tayo sa Panginoon. Huwag natin iwasan ang ating Panginoon habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Lalo na sa mga subscribers yan, mag-ingat kayo palagi. Hanggat hindi pa tayo magtapos pa, mga papiboards, itong vlog ko, magdasal muna tayo, Panginoon. Maraming salamat sa umaga na ito, araw ng Biyernes, Panginoon. Sana kasbasan ko ninyo itong sinishare ko sa mga taong walang kalam-alam na kailangan, Panginoon, bigyan sila ng malakas ng pangangatawan araw-araw. Sa kailangan, Panginoon, na ikaw ang bahala po sa amin, ang importante sa amin, mag-servisyo kami sa iyo. Kasira ko ngayon sa orasyon ko na sana bigyan niyo po kami ng malakas ng pangangatawan, lalo na po sa aking pamilya. Ingatan niyo po kami. Huwag niyo po kami pabayaan araw-araw, Panginoon. Yun ang po ang hiniling ko sa inyo. Mga viewers, mag-ingat kayo dyan palagi, ha. Huwag niyo pabayaan yung ating sarili. Ito masasabi ko sa inyo, servisyo tayo sa Panginoon. Iwala sa isa't isa. Huwag natin iwanan yung ating nasa taas. Kaya mag-ingat kayo dyan palagi. Yun lang hiniling ko sa inyo. Bye-bye.